Ayan, happy birthday po sa CRBC. Happy first church anniversary din po sa inyo. Binabati ko po kayo sa pangalan ng Anglican Reformed Baptist Church. Masaya kami na makasama ngayon. At kasama ko rin yung ibang kapatiran, kaya may kasama ako. Ayan. Sige po, tumayo tayo. Mabasahin natin ang ating sermon passage for today. Actually, ang passage natin ay Acts chapter 5 verses 13 hanggang 14, pero hayaan yung basahin natin mula verse 10. Acts chapter 5 verses 10 hanggang 14. Acts 5:10 to 14. This is the word of the Lord. Immediately she fell down at his feet and breathed her last. When the young men came in, they found her dead, and they carried her out and buried her beside her husband. And great fear came upon the whole church, and upon all who heard of these things. 12. Now, many signs and wonders were regularly done among the people by the hands of the apostles, and they were all together in Solomon's portico. Ito pong 13 at 14 ang main text natin. None of the rest dared join them, but the people held them in high esteem. And more than ever, believers were added to the Lord, multitudes, both men and women. Ito ay salita ng Diyos. Makaupo na po tayo. Alam natin yung kwento sa chapter 5, mula verses 1 hanggang verse 10. Nilagay ko na lang yung verse 10 para medyo tayo may background. Pero alam natin yung nangyari dito, kung saan may pinatayong Diyos sa kalagitnaan ng iglesia. Namatay dito si Ananias and Sapphira. So yun yung mag-asawa. Actually, nagsinungaling sila sa church regarding sa kanilang offering. Hindi sila mandated na magbigay, pero nag-volunteer silang ibenta yung bahay nila, yung lupa nila, at ibigay nila sa church. At nagsinungaling sila na ibinigay nila ng buo yung kanilang pinagbilhan. Kaya sabi pa nga ni Apostle Peter doon, kahit ibenta niyo yung bahay niyo, sa inyo pa rin. Hindi kayo pinipilit na ibigay sa church. Pero nung ibinigay niyo na, nagsinungaling kayo sa banal na spirito. Nagsinungaling sila sa Diyos, na parang binigay nila lahat, pero hindi nila binigay lahat. So sinabi ni Apostle Peter, you have not lied unto men, but to God. So hindi ito issue kung gaano karami yung binigay. Ito yung issue ng pagsisinungaling, at issue ito ng pagmamalaki. Gusto nilang makita sila ng church bilang mga malalaking giver. Katulad ni, sino ba yun? Si Barnabas ba yun? Sa previous chapter. Na nagbigay sila. At dito, ito yung background ng passage natin. Sa church nila, ay may kamamatay lang. At yung pumatay doon sa mag-asawa, ay walang iba kundi ang Diyos. They fell down, and they buried them. Now, ang interest natin, what happened after that? What is the aftermath doon sa pangyayari na yon? Ang nangyari after that is verse 11, the church feared. Natakot yung buong iglesia. Natakot sila doon sa pangyayari. And verse 12, tinuloy nila kung ano yung dati nalang ginagawa. They made signs and miracles. And verse 12 then, they gathered for worship. Hindi tumigil yung mandate ng church ng worship. Hindi tumigil yung mandate ng church para i-spread yung gospel dahil doon sa pangyayaring yun. However, ang focus natin ay 13 at 14, dito tayo makakita ng isang paradox. Isang kabalintunaan. Dahil sa verse 13, sinabi ni Lucas, yung sumulat nito, that many does not want to join. Sinabi yan sa verse 13. Sabi sa verse 13, none of the rest dared join them. So yung the rest na yun, we interpret as yung mga nakapaligid na mga tao na hindi nila kasama. Sinabi doon na they did not dare to join them. Yun yung sinabi sa verse 13. Pero sa verse 14, ang sinabi,
a great multitude. Ang dami nung napabilang sa kanila. So, mapapatanong tayo dito. Maraming ayaw sumama sa kanila, pero maraming sumama sa kanila. Dalawang verse, magkasunod mismo. 13, ayaw nilang sumama. 13, marami pa rin nag-join. At tandaan natin yung context, tandaan natin yung background. Ang background ay may namatay. Dahil niloko nila yung banal na espiritu. So, ano yung reason kung bakit ko mag-join? Tao. We know because this is of the white and serious godliness expected in this community. Ayaw nilang sumama dahil nakita nila na itong komunidad na ito ay seryoso sa kabanalan. Hindi pwede dito yung panlabas lang. Hindi ito for show, katulad ni Ananias and Sapphira. For show yung ginagawa nila. Gusto nila panlabas, makita sila na mapagbigay. Pero in their hearts, nagsinungaling sila. Kaya ayaw mag-join ng iba kasi, oops, seryoso yung holiness dito, oops. Seryoso pagdating ito sa mga kautosan ng Diyos. However, ano yung reason kung bakit marami pa rin mag-join? Nila, and I could argue, it is the same for the same reason. Because of the white and serious godliness in this community. And yan yung magiging mensahe natin ngayong umaga. Ang humahatak papalapit at ang tumutulak papalayo sa mga makasalanan ay ang kadalisayan ng Kristiyanong simbahan. What attracts and repels sinners from the Christian church is her purity. Ang kanyang kadalisayan. And kung i-contextualize natin yan ngayon sa first anniversary ng Chief Cornerstone Reformed Baptist Church, it is true for this church. What will attract and repel sinners from CCRBC is her purity. Ang kanyang kadalisayan ang magtutulak palayo ng mga makasalanan at ang maghahatak papalapit ng makasalanan. This is a paradox. This is the paradox of faith. Yung mga milagro ay hindi sapat para i-attract yung mga nakapaligid, the rest. Kasi di ba verse 12, nag-miracle pa rin sila. Pero verse 13, ayaw pa rin nilang sumama. Kahit na nag-miracle, hindi enough. Yung mga miracle healing, yung mga signs, para may attract sila. Because of their fear of holiness is greater than their interest in miracles. Pero yung mga miracles na yun, hindi rin yun yung nag-attract sa mga sinners para mag-join. Kung hindi yung same holiness na yun. So, together, holy lives is a strong spiritual force and it is potent to do the purposes of God. Alam natin yung dalawang purposes ng gospel. It will either attract or repel. Yan yung ginagawa ng ebanghelyo. It will either soften hearts or it will harden hearts. But it is the same gospel. Ang kabanalan, ang ebanghelyo sa buhay ng mga mananampalataya ay parang isang magnet. It will either attract, it will either pull or push. Ganyan ang itsura ng ebanghelyong kabanalan. Either magtutulak siya palayo or maghahatak siya palapit. However, gusto ko i-clarify na yung holiness na pinatutungkulan dito sa early church, sa Jerusalem church, ay i-separate sa holiness ni Jesus at sa holiness na ginagawa ng Holy Spirit sa buhay ng mga believers. This holiness is Christological. This holiness is pneumatological. Ito yung holiness na ginagawa ng Holy Spirit sa kanila. Ito yung holiness na inaasahan sa kanila in accordance to the law of God. Kaya yung tinatanggihan na holiness dito ay yung holiness ni Christ na nabubuhay sa loob ng Iglesia. Kaya ayaw nila
mag-join. None of the rest there. Join them. Kasi yung nakikita nilang white, serious holiness na bawal dito yung magsinungaling. Ay yung walang iba kung dito banalang na inaanino ng iglesia na orihinal na kay Jesus. This is also the Holy Spirit's holiness. Dahil nananahan yung banal na spirito sa kanila bilang isang iglesia. So, kailangan natin i-clarify yun. Hindi ito separate holiness from the holy, 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 thrice holy God. Tignan natin yung una. The pure church repels. At pangalawa, the pure church attracts. Ang dalisay na simbahan ay nagtataboy at ang dalisay na simbahan ay kumahata. Verse 13, the pure church repels. Some people did not have the courage to join. Perhaps, kasi ganun yung wording ng verse 13 eh. Ang sinabi, the rest did not dare join them. So, parang may presumption dito na at first, hindi silang mag-join. Merong presumption dito na at first, may probability at possibility na mag-join sila. They are very near the church. Pero after nung Acts 5, 1 to 10 na event, they back down. Hindi na sila mag-join. First, possible. Pag gusto nila mag-join, uy, ang guru, uy, may mga healing, uy, may mga miracle, uy. Pero nung nakita nila na hindi lang tutungkol sa healing at miracle, tungkol sa serious holiness, oops, they did not dare join them. Itong mga taong to ay ayaw mag-join dahil sa perception nila, hindi dahil yung perception nila sa early church ay masama, kundi mabuti. Nung nakita nila na namatay si Ananias sa Sapphira, ano yung pumasok sa isip nitong the rest? Naisip ba nila na masama itong grupong to? Naisip ba nila na may bad reputation itong grupong to? Actually, it's quite the opposite. It's quite the opposite. Basahin niyo yung verse 13. No one else dare join them even though they were highly regarded by the people. Hindi masama yung tingin nila sa church. Mataas yung tingin nila sa church. Yung church na ayaw nilang mag-join ay nire-respeto nila. Yung church na ayaw nilang makisama ay mataas yung paghanga nila. Hindi masama yung tingin nila sa church. Ang tingin nila, mabuti yan. Banal yung church na yan. It's good. They were respected. But they did join. Why? Because of holiness. There are people to whom church purity is respected, but they remain unconverted. May mga taong nire-respeto ang kadalisayan ng iglesia pero nananatili na ayaw maging disipulo. Itong verse 13 na direct, okay sa kanila, maganda yung church nyo, yung holiness ay minemaintain, but it's not for me. But it's not for me. Yung purity ng church na nireveal nito that there is such a people na merong mga ganito na nakapaligid sa iglesia, nakapaligid sa isang iglesia na seryoso sa kabanalan at respeto sila. Mataas ang tingin sa kanila, approve sa ginagawa nila, but they do not want to be part of that. They honor and respect godliness, but it is not enough for them to personalize it. May dalawa tayong example dito. Yung unang example nito, kaka-preach lang ni Paul sa Mark chapter 6, nung last Lord's Day. Ang first example nito ay si Herod. Alam niyo ba na si Herod, sa panahon ni John the Baptist, ay natatakot siya kay John the Baptist, pero
gusto niya, gustong-gusto niya rin pakinggan yung mga sermons ni John the Baptist. Kahit na yung sermon ni John the Baptist is even against his own adulterous relationship. Lang parang sinasabi ni John the Baptist, it is not right for you to have your brother's wife. Sabi ni John the Baptist yun kay Herod kasi pinakasalan niya yung asawa ng kapatid niya. So, adultery yun. Si John the Baptist, matapang ito sa holiness, sabi niya, hindi tama para sa'yo, Herod, na pakasalan mo yung asawa ng kapatid mo. And interestingly, si Herod, sila pa rin makinig kay John the Baptist. Takot siya. Interested pa rin siya kay John the Baptist. He admire and he respects this prophet. Hinahangaan niya. But at the end of the day, ayaw niya pa rin sundin niya. At the end of the day, namatay nga si John the Baptist sa kamang ni Herod dahil sa kalaguyo niya. Magkaiba si Herod sa kasi, ay pangalan ng kalaguyo niya? Herodias. Ganun na pala, Herodias din. Yung kalaguyo ni Herod na si Herodias, iba yung dating sa kanya. Masama ang tingin niya kay John the Baptist. Patayin niyan. Pinapatay niya si John the Baptist. But si Herod, he respects John the Baptist. He admires John the Baptist. But at the end, para siya yung mga nasa verse 30 na Acts 5. Herod dare not join John the Baptist. But he esteemed him highly. Kung nasa verse 13, yan yung nangyari kay John the Baptist at kay Herod. Pangalawang example. Si Poncio Pilato. Si Poncio's father, eh? Alam niya naman talagang ipako sa cross Jesus. Pag nakita niya yung trial with Jesus, sobrang lahat na ginawa ni Pilate para lang hindi maparusahan si Jesus. Kinausap niya si Jesus, hinangaan niya si Jesus, nag-offer pa siya na si Barabbas na lang. O, eto si Barabbas. Sinong gusto niyong parusahan natin? Yan, si Barabbas o si Jesus. Pero pinili pa rin ng tao si Barabbas. Pinapakita noon na itong si Pilate, mataas ang tingin niya kay Jesus. Point na nung nag-decide na ipako si Jesus, naghugas siya ng kamay. Sabi niya, oh, wala akong kasalanan dyan, ha? Pero wala nga ba siyang kasalanan? Hinahangaan niya si Jesus, pero ayaw niyang mag-join kay Jesus. Pwede nating sabihin yung verse 13 kay Pilate. Pilate dared not join Jesus, but he esteemed him highly. Ganun pa rin yung nangyayari. Sapat na para sa kanila na maging isang audience na pumapalakpak at sumusuporta sa Christianity mula sa malayo, from afar. Gusto nilang hangaan sa luduhan ang Christian churches. They would even perhaps attend the worship service at maging kaibigan ng mga Christians, but that's all. At the end of the day, sabihin na, it's not for me. Iniisip nila na safe zone, perhaps safe place, na hindi nila against sa Diyos, pero hindi rin sila para sa Diyos. Gusto nilang maging sobrang lapit sa tuwa ng biyaya at kaligtasan, but they dare not enter. Gusto nilang maging sobrang lapit na, pero ayaw nilang pumasok sa pinto. Sila na mga hindi sasama sa Diyos, kay Kristo at sa kaharian niya, they are not in a safe position. They are in a very dangerous position. Sila na mga ayaw mamatay pero ayaw ring mabuhay ay hindi mabubuhay. They do not want to die, but they do not want to live either. And they will not live. May kilala ka bang mga ganitong tao? Or perhaps, ikaw ba to? Are you an Acts 5:13 person?
We want to support and find the whole God in His church, but you dare not join them. Sa mga hindi pa mananampalataya, ayaw namin na manatili kayong humahanga sa kabanalan na meron ng iglesia. Ayaw namin na manatili kayong bumirespeto lang dito. Ang gusto namin ay makonvert ka. Ang gusto namin ay maging Kristiyano ka. Ang gusto namin ay maging mananampalataya ka. Ayaw namin na manatili lang na nagsusupport, nagpumapalakpak bilang audience, sinasaluduhan kami. Kung hindi ang gusto namin, it's for you to come and be part of the kingdom of God. Tayong mga mananampalataya, tayong mga Kristiyano, huwag tayong makontento na yung mga pamilya natin at mga kaibigan natin ay hindi lang laban sa Ebanghelyo. Let's not be content. Nakontento tayo na, oops, hindi sila again sa faith ko. Oops, nirerespeto naman nila ako. Do not be satisfied. Satisfied ka ba na sila ay mamamatay katulad ni Herod at ni Pilate at ng Acts 5.13 na hinahangaan ka pero nasa labas pa rin sila ng biyaya? Nirerespeto ka pero nasa labas pa rin sila ng pintuan ng kaligtasan? Tandaan natin, maging sila na nasa tapat na ng pinto ng kaligtasan ay walang pinakaiba sa mga nasa kondenasyon natin. Sa Pilgrim's Progress ni John Bunyan, sa pinaka-last page, andun na sila sa Celestial City. May isang tao na nakasama si Christian sa si Hopeful. At ang pangalan niya ay si Hypocrite. Pumunta siya dun sa Celestial City. Sinabi niya, oh, andito na ako, papasok na ako sa kaharian, papasok na ako sa Celestial City. But on that story, ito yung sinabi ni John Bunyan. Even in the gates of heaven, there is a way to hell. Maging dun mismo sa tapat, sa harap ng pintuan ng langit, ay may daan papunta sa impyerno. Manalangin tayo at tawagin natin sila ng mga na-influensya natin. Sa atin, sa CCRBC, tawagin natin sila na huwag manatili sa labas ng pinto ng biyaya, hindi pumasok mismo. Maging kabahagi ng biyaya, maging nasa loob ng ebanghelyo, maging pumasok sa loob ng kaharian ng Diyos, hindi sapat na nasa labas sila at pinapalakpakan tayo. At hinahangaan tayo at nire-respeto tayo. For what? Ano naman kung nire-respeto ako ng pamilya ko kung pupunta sila sa walang hanggan? Makapamahal. Makaibigan natin. Pangalawa, the pure church attracts. So una, the pure church repels. Pangalawa, the pure church attracts. Ang dalisay na simbahan ay nakakahikaya. Yan yung sinabi sa verse 14. Basahin ulit natin yung verse 14. And more than ever, believers were added to the Lord, multitudes of both men and women. Sinabi doon na sobrang dami nung mga pumasok sa simbahan. Kung sobrang dami nung mga hindi na dare na sumali, sino yung mga sumali sa kanila? Kung merong mga tao na ayaw sumama dito sa Jerusalem Church dahil ayaw nila sa holiness, ayaw nila sa reflection ng holiness ni Jesus, sino ito? Sino yung mga tao ito? They were the ones who were delighted that there is such a community. Ito naman yung mga tao na nakahanap ng gusto nila. Kita nila kung ano hinahanap ng bagong puso nila, ng pinabanal na puso nila. Meron pala. Meron palang isang grupo, meron palang komunidad na pinapahalagahan yung kabanalan. Siniseryoso yung kautosan ni Jesu Kristo. Kabaliktaran sila nung nauna, yung verse 14. Hindi sila na-attract, itong mga verse 14, people, hindi sila na-attract dahil maganda yung church building ng Jerusalem Church.
Hindi ko alam kung meron kasi house churches pa lang nun eh. So, hindi sila na-attract dahil sa status ng mga members doon. Okay, the original disciples, they were of no reputation. Mga fisher. And tax collector. And these are people of no reputation. Sinabi rin yun sa 1 Corinthians, di ba? Sinabi, ang tinawag ng Diyos ay hindi yung mga matataas sa lipunan. Or even they who are weak and foolish. Sila yung tinatawag ng Panginoon. Hindi ito yung nag-attract sa kanila. Oops! Magaganda yung malalaking tao to ah. Maka-join nga. Hindi yun yung naging reason nila kung bakit nag-join sila. And not even their numbers. Rather, it is their holiness. Rather, the commandments of God is being implemented here. Hindi sila na-attract dahil rin sa miracles at extraordinary feats na sinabi sa verse 12 na nag-miracle sila. Naalala nyo na yung verse 13, kahit na may miracle, ayaw pa rin nila mag-join kasi may holiness. Ito namang verse 14, hindi sila nag-join dahil may miracles, kundi dahil may holiness. Hindi sila katulad ni Simon Magus. Mamaya sa verse chapter 8, may makikita tayong isang person, si Simon Magus, na na-attract lang, nag-join lang sa church dahil may supernatural power. At later, tinerebuke siya ni Apostle Peter. Sinasabi sa kanya, repent. Ikaw, Simon Magus, repent. And this people sa verse 14, ay hindi katulad ni Simon Magus. What is attractive to sanctified sinners is a holiness and purity. Ang nakakahalina at nakakaakit at nakakaenganyo sa mga sinasagradong makasalanan ay kadalisayan at kabanalan na meron dito sa Jerusalem Church. Sabi ng isang commentator, si Barnes, sabi niya, an effort to keep the church pure by wholesome discipline and by cutting off members, however rich or honored, so far from weakening its true strength, has a tendency greatly to increase its numbers as well as its purity. Now, pag isang church daw ay seryoso sa church discipline, even excommunication, when they are very serious about the holiness expected by God to the local church, hindi na ito napapahina ng iglesia. Imbis napapalakas pa. At hindi nito tendency na kumonti pa sila, imbis dumami pa sila. Hindi lang sa bilang, kundi sa kadalisayan. Sabi ni Barnes, people will not seek to enter a corrupt church or regard it as worth any effort to be connected with a society that does not endeavor to be pure. Yung mga totoong Kristiyano, hihiwalay sila sa isang corrupt church. Kung namamayagpag yung kasalanan, pinababayaan yung kasalanan, ang pinababanal na puso ng isang mananampalataya does not want God. Katulad ng mga alitaptap na nahahalina sa liwanag, yung mga tao na may banal na spirito ay nahahalina sa kabanalan ng kongregasyon. They are attracted to what is patterned after the image of Jesus. Yung devotion ni Nico kanina sa Romans 8:28-29, we're being conformed to the image of the Son. At kung saan yung image ng Son ang nakikita ang kumikinang, doon nahahalina yung mga tunay na mananampalataya. Doon na-attract yung mga tunay na mga mananampalataya. Alam niyo ba na si Martin Luther, hindi lang ang concern niya sa Roman Catholic Church sa 16th-17th century ay yung doctrine. Concern niya yung doctrine. Pero bago pa yung doctrine, ay concern niya na ay yung life, not church. Sipin yung mga monghe sila, mga pari sila. Si Martin Luther, nakukundik sa kasalanan niya, nakagawa lang siya ng kasalanan, magkumpisal na siya sa kapwa niya, pare. Pagkatapos niya magkumpisal, nagigitin na naman siya kasi may bago na naman siya kasalanan. Tapos si mga kasamahan niyang monghe, paglabas nila ng monasteryo, ay may mga kasamang prostitute. Bawal mag-asawa yung pare, pero maraming anak.
sa mga prostitute. It hurts the being sanctified the heart of Martin Luther. Sinasabi niya na ganito ba yung simbahan ng Panginoong Jesucristo kung sa sarili niya, hindi lang sa iba yung tinitignan niya, ha? Kasi even in his own sins, he's being bothered. Kaya dito lumabas si Martin Luther, ang gusto ng converted heart niya ay kung saan pinapahalagahan. Kung saan itinataas. Kung saan prioridad at binibigyang importansya ang kabanalan ni Jesucristo. That's why CCRBC, take heart and do not fear practicing church discipline. Do not fear. Hindi matakot na magdisiplina. Even to the point na huwag kayong matakot mag-excommunicate. Huwag kayong matakot na i-expect yung holiness sa isa't isa. Huwag kayong kabahan. Baka ganito, baka ganyan ang mangyari. Baka ganito. No, this is the church of Jesus. At kung sino yung mga nagde-desire ng totoong kabanalan, imbis na mataboy sila, ito pa yung hahatak sa kanila. Ito pa yung magbuso nila. Nakalala niyo si Paul Washer sa 10 Indictments to the Modern Church. Sinabi niya, nung anak na siya, lilipat siya ng church. Sabi niya, kung may lilipat at akong church, gusto ko kung saan seryoso sa church discipline. Kung saan pag nagkasali yung anak ko, i-disiplina ng church. Kasi ang gusto niya para sa anak niya ay holiness. True Christianity. Ayaw niya ng church na naglalaro lang. Ayaw niya ng church na hindi nagre-reflect ng holiness ng Panginoong Jesucristo. So do not fear. Huwag tayong matakot. Kung hindi, mapalakas pa tayo ng mga tao ng Diyos ay mahahalina sa kabanalan ng Diyos na nasa kabanalan ng Iglesia. God's people will be attracted to God's holiness in God's church. At sa mga kaibigan natin, ano yung nag-a-appeal sa'yo kapag naghahanap ka ng isang church? What appeals to you when you are looking for a church? Gusto mo bang sumali sa isang iglesia kung saan ang kasalanan mo ay tinotolerate? Gusto mo bang sumama sa isang iglesia kung saan ang mga kasalanan mo ay hindi pinapakailaman, hindi chinachallenge, bawal kang kantiin? Evaluate your heart kung ano yung nag-a-attract sa'yo sa isang church. And repent of lesser reasons below holiness. Kung may lesser reasons ka kung bakit etong church ang gusto ko, and not this, the pure, white, lovely, beautiful, glorious, grand holiness of Jesus, you repent of it. Gusto mo ba na maging parte ng isang iglesia kung saan ang kabanalan ni Jesus ay hinahangaan, siniseryoso? Kung makikita mo yung sarili mo na hindi ito yung desire mo, you should come to Jesus who died on the cross for lovers of unholiness. Namatay si Jesus para sa kanila ng mga nagmamahal sa kawalang kabanalan. Jesus died for the ungodly. Come. Repent and come. And welcome to the Jesus of the Bible. Be saved and have a renewed heart that loves purity. May time pa naman. Sama ko na to. May isang lesson din dito tungkol sa church. Bilang isang ecclesiastical lesson. Quality attracts quantity. Quality attracts quantity. Isa sa mga noteworthy idea na sinulat ni Luke dito sa verse 14 ay yung word na more than ever. Sabi dito, and more than ever, believers were added to the Lord, multitudes of both men and women. Ngayon, CCRBC, medyo, siguro pag nadagdagan pa kayo ng sample, 60 na kayo dito, no? Pero kung tatanungin ko kayo, gusto nyo ba na dumami pa kayo? Gusto nyo ba na madadagan pa yung miyembro ng CCRBC? Kasalanan ba o kabanalan ba na gustuhin ng CCRBC
na mas dumami pa. Is it sin? Or is it holiness? Pinag-usapan namin ni Pastor Angel kahapon, kagabi, at gusto ko i-clarify ngayon na hindi post-millennialism lang ang nagsasabi na gusto nating maligtas ang marami. Mali na isipin. Mali na sagot na gusto nating dumami kung ang pakialam lang natin is to pride our numbers. That's wrong, of course. Mali yan. Gusto ko lang sabihin, oh, ganito na kami, ganito karami. That's wrong. Didn't say wrong motivation. Para ipagmalaki kung ano karami yung church. And also, another wrong motivation ay para dumami yung financial budget namin. It's very wrong. Dagdag tayo ng tao para dagdag tayo ng budget. Hindi nila alam, dagdag gastos ganyan. Those are wrong reasons. But what is the right reason? Is there such a thing as a right reason kung bakit gusto namin nating dumami sa church? Ang right reason is because we want more people to be saved. We want more people to be discipled. We want more people to follow the Lord Jesus Christ. We want more people na maging katulad natin na sasamahan tayo sa lakad ng pagiging isang mananampalataya. So yes, there is a right reason na gustong lumaki pa ang CCRBC at hindi mali yun. Sa verse 14. It's not wrong. Pero ang tanong natin na vital, yung mga ma-add ba ng mga members at attendees ay na-attract sa CCRBC dahil sa commitment natin sa holiness or for lesser results? That's a question. Na-attract ba sila dahil nakikita nila sa church na ito dahil siniseryoso nila si Jesus, siniseryoso nila ang kabanalan, or may lesser reasons? That's a question na kailangan natin pag-isipan at kailangan natin pananalangin at kailangan natin isipin. Ang kongregasyon dito sa CCRBC ay kailangan maging isang komunidad ng mga kalalakihan na lumago sa panglalaking kabanalan, mga kababaihan na lumago sa pangbabaing kabanalan, mga kabataan na lumago sa pangbatang kabanalan, sa mga adults na lumago sa pangmatandang kabanalan. That's what we want for our church. That's what we want for CCRBC ngayong first year anniversary. At kung ang CCRBC ay maging attractive, let her be attractive to those who are hungry and thirsty for the holiness of God. And if CCRBC will repel people, let them depart exactly because of the holiness of God in us. Do not fear. Take heart. Take God's holiness seriously. The Lord bless Chief Cornerstone Reformed Baptist Church. Nalangin tayo, O Diyos namin, dakila, banal. Inaamin namin na kami kapos. Inaamin namin na walang iglesyang walang error. Inaamin namin na walang iglesyang walang kasalanan. Pero hinihiling din namin na yung kabanalan at kadalisayan na pinapanatili mo sa Jerusalem Church ay pangyarihin mo sa mga iglesia namin. Maging sa CCRBC, pangyarihin mo nawa, O Diyos, na itong kadalisayan ay mapanatili, mapalago, Ama namin, kung saan ang bawat kasalanan ay pinagsisisihan, kung saan ang kabanalan ay sinusundan. At ito yung sumisinag at umaanino sa mga tunay na mananampalataya para sila mahalin na. At sa mga hindi si Kristo ang gusto na sila mabugya at mahalin. Ang gusto namin ay katapatan sa iyo. Ang gusto namin ay kaseryosohan sa iyo. Ang gusto namin ay ang kabanalan ni Jesus. Pinapuri po namin kayo at hindi namin ito magagawa ng labas sa biyaya. We praise you and we glorify the Holy Father, the Holy Son, and the Holy Spirit. And we ask this in the name of the Holy Jesus. Amen.